Nagpapasunod ka ng batas, mali naman yung batas na pinapasunod mo. Sa kuhang video ng isang residente mula sa Barangay Santa Monica, maririnig ang pag-alma ng mga ito mula sa isang tanod. Hindi naman kasi magsalita ng maayos. Maayos na salita, hindi yung ganyan. Yung mumurahin mo yung tao, hindi nga, siyempre hindi alam ang policy. Sir, malay mo, first time na nakalabas. Pero dapat huwag mumurahin. Ayon sa mga ito, hindi naging maayos ang pananalita ng tanod habang sinisita ang isang binatilyo na walang suot na face mask na bibili lamang sana sa kantin at grocery store. Huwag talaga rin sir, hindi talaga mahaba eh. Pupunta ko yun sa barangay. Talaga. Agad naman na nag-trending ang video at naging usap-usapan sa social media. May ilan na nagsasabing ginampanan lamang umano ng tanod ang tungkulin. Ilan naman ang nagsabi na hindi tama ang paraan nito ng paninita at idinaan na lamang sana sa pag-uusap. Matapos ang insidente ay nakarating naman agad ito sa tanggapan ng Barangay Santa Monica. At kahapon din nga ay nakausap at pinagsabihan na umano ang tanod na inirereklamo ng mga residente. Ayon sa kapitan, saludo pa umano ito sa tanod dahil mahigpit nitong ipinatupad ang protocol. Pero hindi naman tama at hindi kailangan na makapagbitaw ng masasakit na salita. Medyo nagkaroon na ng lamat, Crisella, at para ang nangyari, naging pamamaranto ng may-ari tindahan na ito para siguro makagante doon sa ating mga tanod na naninimida sa kanila noong mga the past few days. Pero ayon sa punong barangay, marami na umano silang report na natatanggap mula sa mga tanod na dati nang nasisita ang establishmento dahil sa paulit-ulit na hindi pagsunod sa protocols gaya ng curfew. Binabaliwala lamang umano ang mga tanod. At doon sa pagmumura naman, tinanong ko naman ang ating tanod, actually hindi ko talaga tinutolerate yan, malinaw ang ating instruction na maximum tolerance, ipatupad ng maayos at iwasan magkaroon ng anumang commotion, no? Nakahanda ring ipatawag ng barangay ang dalawang panig sa susunod na linggo upang maisaayos ang hindi pagkakaintindihan. Sa ngayon din ay burado na ang video. Samantala, kasabay ng pinaiiral na Modified Enhanced Community Quarantine ay nagtalaga na rin ng 10 control points ang Barangay Santa Monica sa mga lugar na marami ang tao. Halos nasa 80% lamang ng mga residente ang sumusunod at mayroon pa rin talagang mga pasaway. Kaya hiling ng kapitan sa iba pang mga residente na sana ay sumunod na lamang sa ipinatutupad na minimum health protocols dahil para na rin naman ito sa kaligtasan ng nakararami ngayong tumataas pa rin ang kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Puerto Princesa. Cristel Dorado, Alpha News, Philippines.